Well, mga kapopong, kumusta? Well, maliban kasi dito sa updated na Iron Dome na pag-uusapan natin mamaya, ay mayroon muna akong ipapakita sa inyo saglit, ha? Well, alam niyo naman siguro ang palitan ng mga rocket missile na nangyayari ngayon doon sa Israel. At para nga ma-address o masolusyonan ng gobyerno ng Israel ang mga pag-atake na yun. And of course, upang mapangalagaan rin ang seguridad ng mga mamamayan nila doon, kung pumalyaman ang Iron Dome ng Israel na pag-uusapan natin mamaya, ay dito ay nagpagawa ng ilang bunkers ang gobyerno ng Israel para in case na mangyari man ang hindi inaasahan, mayroong tatago ang mga tao doon. Well, maliban dyan, ay actually ang karamihan ng mga tao doon sa Israel mayroong application sa kanilang cellphone na mayroong real-time updating na nagaganap na magsasabi sa kanila kung mayroong lilipad o pupuntang mga missile sa kanilang lugar. Yes, mga kapopong, parang ang tulad rin dito sa Pilipinas na kapag mayroong malakas na bagyong tatama sa inyong lugar bigla na lang magpapadala ng alarm itong NTC sa mga cellphone natin dito sa Pilipinas. Which is ang isa naman sa mga pinakamalalaking tanong ngayon, bakit sa pagiging updated nitong Iron Dome ng Israel bakit naman nangyari sa Israel itong at the moment na halos 700 na buhay ng mga Israelis ang nawala? 700 na buhay within 2 days lamang? Well, good question yun at ganito kasi yun. Nabalitaan o nakita nyo ba itong Iron Wall ng Israel na ito? Anyway, para pala sa mga hindi nakakaalam, at kung hindi kasi ako nagkakamali, ay gumastos kasi sila dito ng halos 1 billion US dollars o halos 55 billion sa pera natin ang gobyerno ng Israel upang maipatayo lamang yung mga yan. At hindi lang basta-basta bakod na gawa sa bakal yan, ha? Dahil maliban kasi sa super daming camera na naka-install sa mga yan, ay actually kinabitan rin yan ng gobyerno ng Israel ng mga sensors. Yes, mga kapopong, kapag mayroong tao na magtatangkang umakyat dyan sa bakod na yan upang makapunta o makatawid nga papuntang Israel, ay malalaman agad yan ng mga sensors na naka-install dyan. At ang impormasyon naman na yan ay ibabato naman sa database ng Israel na nagmo-monitor dyan sa mga yan. Pero ang super laking tanong naman ngayon, bakit pinutol na nga at sinira itong bahagi na ito ng Iron Wall ng Israel? Bakit parang nagkagulatan na lang at marami nang nakapasok na parang late o huli nang nalaman yan ng military ng Israel? Actually, yung tanong na yan kahit kasi ang ilang mga foreign journalist na nasa Israel ngayon ay isa rin yan sa mga katanungan na iniintay nila na sagutin mismo ng gobyerno ng Israel. Well, alam niyo naman siguro na limitado na lang ang oras ng military ng Israel upang sagutin ang mga katanungan ng mga foreign media na nandoon ngayon dahil sa pagiging busy nila sa pag-resolve ng problema nila ngayon doon. At itong patungkol man sa pinagmamalaking Iron Dome ng Israel ay let's face the reality na kahit kasi yan napaghandaan o napagplanuhan rin ng grupong sumugod sa Israel. Well, basically, na siguro na ang nasa isipan ng side ng Israel ay puro through air lamang ang gagawing pag-atake sa kanila, na ang ikinagulat naman nila ay through air, land at sea pala ang gagawing pag-atake sa kanila. Well, sa madaling paliwanag, ay isang well-planned nga itong ginawa sa Israel. Isang plano na kung saan ay isinagawa sa panahong nasa relax stage ang karamihan ng mga tao sa Israel. Which is ang pinakamalaking tanong naman ngayon ay mayroong bang ceasefire na magaganap talaga sa mga darating na araw? Well, honestly, yung ceasefire na yan ang isa sa mga ipinagdadasal ko ngayon, pero kung uunawain kasi natin ang mga statement ng mga opisyalis ng gobyerno ng Israel, ay parang masasabi yata natin ngayon na nagsisimula pa lang itong ginagawang pagbawi o retaliation o revenge ng gobyerno ng Israel para sa ginawa sa kanila, na isang retaliation naman na sinabi ng presidente ng Israel na tatatak
talaga sa isipan ng mga tao. Pero tandaan yung mga kapopong, ha? Ito kasing leader ng Israel na ito ay isa sa mga leader na kahit ang presidente ng Amerika na si Biden ay masasabi natin na parang medyo hindi niya gusto ito. At alam niyo naman siguro kung gaano kagulo ang gobyerno ng Israel ngayon. Nasa palagay niyo ba eh, itong gulo sa gobyerno ngayon ng Israel ay isa rin yan sa mga naka-apekto sa kung bakit medyo na-divert ang attention nila sa politika kesa sa depensa? Anyway, dumako na muna tayo sa conclusion ng video na ito. Well, tagasan ka man. At kung anumang relihiyon meron ka, at kung anumang political belief meron ka rin, ay still, sabay-sabay nating idalangin na sana matigil na itong nangyayari ngayon doon. Hindi para sa mga politiko na nandoon, kundi para sa mga inosenteng tao na nadadamay for both sides. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon, ay may idea ba kayo sa kung papaano kaya matigil yung gulo na nangyayari ngayon doon? Well, syempre gusto kong malaman lang yung mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ngayon, ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!